press na press ang ating tilapia. Gumagalaw-galaw pa siya, nag-press na. Kamusta? Magandang araw mga kaibigan. Yan. Nandito tayo ngayon sa ating maliit na palaisdaan na fish pond, concrete fish pond. Sa lukuyang nag-harvest tayo ngayon. 2 days, pangalawang araw na nag-harvest tayo. At yan. At meron pa namang natitira doon sa baba. Yan, pinawasan natin yung tubig. Yan, para makita yun. Medyo... Makikita nga yan, medyo harvest na kami ng mahigit na 100 kilo, mahigit na. O kaya ito na lang yung, pero marami pa rin tayong dapat na pagdala, no? Bigyan ng order. Yan. Kaya ito, pinuha natin, pinili natin yung 5 tampalad, ang laki. Gaya na ito, makikita nyo ito, ano, makikita nyo, ayan, kahango lang, ayan, tingnan natin, medyo, makikita, ayan, medyo gumagalaw-galaw pa siya, nice na, makikita nyo dyan sa video, ayan, medyo, malapit na siyang umimlay. Ngayon, harvest namin kasi mula kahapon yung malalaki at natira yung mga 3 daliri yung lumabas dun sa lambat. Sa ngayon na yung iba dahil nagbabas kami ng tubig ngayon dito, umuwasan natin yung tubig, nilipat natin sa pond 1 sa kabila. Nandito tayo ngayon sa pond 1. Yun, yung medyo 3 daliri, yung lapat niya. Dito natin nilalagay. Ayun, dyan, sa kabilang pan na ito. So, itong kabilang pan natin, medyo i-dedry na natin ito mamaya. Pag na-harvest na lahat yung mga tilapia dito sa pan 1, sa pan 2, at yung maliliit, medyo ilalagay na natin dito para hindi naman para sila lumaki ulit. Ano? Ganun lang naman ang sistema natin dito sa ating palaistaan, munting palaistaan dito sa ating maliit na pinagkakakitaan. Ayan. At kaya naman tayo nag-harvest na dahil due date na nila. Due date. Malalaki na sila, kaya malalakas din na kumain na sila. Nilagay namin ng net to kahapon kasi meron kaming bisita rito kapag madaling araw. May bumibisita ang mga ibong malalaki. Yan. May ibong malalaki kasi bumibisita. Doon sila dumadapo. Doon sila dumadapo. Yan ang ating pinagkakakitaan sa ngayon, 2024. Yan po yung ating munting maliit na pinagkakakitaan. Ito, kalilinis lang din itong pantry. Yan. Kalilinis lang din at lalagyan na rin natin ng mga maliliit na fingerlings na ating kukunin sa ating pinagkukunan. Yan. Yan. Kung makikita nyo, ito naman yung ating pan 4 na empty sa ngayon. Yan. Yun, medyo meron pang lumalangoy. Yun, ayun. Dalawa. So, nakikita yun, dalawa. Yan yung ating concrete pan dito
sa Quezon City. Yan. Ito sana ito yung magandang kung meron tayong mga lupa na bakante diyan, pwede nating ganitong gawing negosyo. Yan. Sasarado na natin baka hindi pasukin ng ating okay, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Sana po yung mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channels kay Maalam TV. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, paki-subscribe na rin po at paki-like. At paki-bell na rin po. Pindot na rin po yung bell notification po natin para may mga bago tayong upload dyan sa ating YouTube channel at sa Facebook page natin ay ma-update po kayo kung paano magnegosyo sa mga ganitong klaseng kalaisdaan sa loob lang ng ating mga bakuran. Ano? May bakante tayong lote. Yun lamang po. Maraming maraming pong salamat. Sana po nakatulong tayo sa mga iba natin mga kababayan dyan na nagbabalak, nagplaplano na ganitong magnegosyo, lalo na yung mga kababayan natin, mga OFW na nakapapanood ng ating pong video. Maraming maraming pong salamat. God bless po. Mag-ingat po kayong lagi. Yan, kung saan po kayo naroon. Bye-bye!